Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay easterlies pa rin ang weather system na umiiral po sa malaking bahagi po ng ating bansa at ang ITCC naman ay nakakaapekto pa rin po sa ilang bahagi ng Mindanao. And within this ITCC ay hindi pa rin po inaalis ang posibilidad na may LPA na mabubuo dahil ang ITCC po ay tinagurian na breeding ground ng mga sama ng panahon. Ngunit ang magandang balita naman po ay consistent pa rin na walang bagyo na namamataan na tatawid dito po sa ating bansa hanggang po sa sunod na dalawang linggo. Pero maging handa lamang po tayo dahil ayon po sa pag-asa ay posible ang isa hanggang apat na bagyo ang maaaring mabuo o kaya po ay pumasok sa ating area of responsibility ngayong buwan po ng Oktubre. At ang susunod po na bagyo ay tatawagin po sa local name na Bagyong Maymay. Samantala, ang amihan naman po ay magsisimula na po na magparamdam between 2 to 3 days and by early next week ay official na po na magsisimula ang amihan season at patungo na po tayo ng transition period. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, ngayong madaling araw ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Aurora, Quezon, Bicol Region, ilang bahagi po ng Palawan. At mamaya ay sisikat naman po ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa, maliban lamang po sa mga tsansa ng mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, ilang bahagi po ng Bicol Region, Palawan, maging po sa ilang bahagi ng Western Visayas, Sulu Archipelago, at Davao. At mamayang hapon, mas maraming lugar muli ang makakaranas ng mga isolated rains, lalo na po sa malaking bahagi ng Mindanao, ilang bahagi po ng Kabisayaan, Southern Luzon at maging po sa Eastern section ng Luzon. Dulot po yan ng mga localized thunderstorm at saka po ng ITCC, kaya ba yung pag-ingat lamang po at kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ugaliin lamang po natin ang magdala ng payong pananggap po natin sa init ng araw at protection na rin po sa biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po man ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!